Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo ngayong araw po ng Martes, September 26, 2023. So patuloy pa rin po natin binabantayan ito nga pong dalawang active low pressure area na nasa labas po ng PAR. Makikita nyo naman po sa bandang kaliwa natin, no? Itong active low pressure area na akala po natin magiging isang ganap na bagyo, tuluyan na nga pong nakalabas ng PAR, which is meron pong lakas ngayon na 45 kilometers per hour, no? At nakikita nyo sa bandang kanan natin, ito po yung sinasabi natin na posibleng maging isang ganap na bagyo at patuloy natin binabantayan yung kanyang direksyon. Makikita nyo sa layo pong 2,300 kilometers, no? Ay ito yung pumapalo po ngayon sa 30 kilometers per hour na lakas ng hangin, pang-northwestward po ang kilo sa bilis po na 10 kilometers per hour. So bahagya pong gumalaw yung kanyang direksyon at tinitignan natin kung ito nga ba yung magdiretso or posibleng kumaliwa papunta sa ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo kasi sa live radar, no, yung galaw or kilos ng hangin pa northwestward po yan sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng hatakin niya itong active low pressure area para dumiretso or kumaliwa po dito sa ating FAR, no? Pero as of the moment, hindi naman natin ito nakikitaan ng potensyal na maging isang ganap na bagyo or lumihis po ng kanyang direksyon dahil talagang straight yung kanyang direksyon, palayo po ng Philippine Area of Responsibility. Wala po itong direktang epekto, no, sa ating bansa. Ang patuloy natin binabantayan ngayon, no, yung mga hanging habagat or southwest monsoon ay patuloy po na nagpapaulan, especially po sa hapon, no, hanggang sa gabi. Tinataya po natin ngayong araw po ng Martes ay makakaranas tayo ng mainit na panahon simula umaga hanggang sa tanghali. At pagdating naman po ng hapon ay asahan po natin magkakaroon po ng bahagyang pag-uulan na posibleng abutin po hanggang sa gabi. So lagi ko po pinapaalala sa inyo, maging I am ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari, no. Malapit na po matapos ang buwan ng Setyembre at posibleng isa o dalawang bagyo pa ang magparamdam, no, or magpakita, no, sa labas o sa loob ng Philippine Area of Responsibility natin. Kaya lagi ko pong pinapaalala, no, yung mga lugar po na bahain dyan, especially sa Metro Manila, no, sa Luzon. Mag-ingat pa rin po kayo dyan, always natin linisin yung mga basura sa kanal na siyang pinagmumulan po ng pagbabaha, number one po yan. At kapag meron po tayong siptosis na mga localized thunderstorm, no, yung mga pag-uulan dahil ng habagat, ay tignan natin mabuti, obserbahan natin dahil posible magkaroon ng pagbabaha dahil barado nga madalas yung mga kanal natin, yung mga estero dyan po sa Metro Manila. Mag-ingat din po yung mga lugar na matataas, especially sa Baguio, number one po yan. Kapag alam nyo may hypnosis na mga localized thunderstorm na magpapaulan tuwing hapon, posibleng lumambot ang lupa at ito'y pagmulan ng landslide, no. Maging I am ready tayo sa bawat oras dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng panahon, pabago-bago po yan, no. So patuloy ko kayong update and please pakiusap po, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating daily weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.